Kapag meron talaga ako napapanood na vlog about Korean food, ang bilis ko maglaway. At eto nga, dahil matagal na ako nagkikrave dito, inaisip ko magluto ng enoki beef roll. Pero di ako sure kung saan ba talaga nag-originate ang dish na ito, kung sa Korea ba o sa Japan. Ang dami ko nakikitang content at iba't ibang version ng pagluto nito, so this time, itatry kong gawa nito ng sarili kong version. Tapos kong hugasan at tiwain ang mga kakailanganin ko, inag-start na ako magbalot ng enoki mushroom gamit ang manipis na hiwa ng beef. Yung kapal pala ng enoki ay depende na lang sa inyo, pero sa akin manipis lang ang ginamit ko dahil yung matitira ilalagay ko sa gagawin kong sauce. Kita nyo naman na napakadali lang ng proseso na ito at ito nga nagpatuloy ako sa pagbabalot hanggang makabuo ng 13 pieces na beef roll. Matapos na magbalot ay sinunod ko namang hiwain ang mga gagamitin kong ingredients sa paggawa ng sauce. Naghiwa ako ng sibuyas at onion leeks katamtamang laki at kasunod naman ang katamtamang dami ng bawang. Aside sa bawang at sibuyas, pwede din kayo magdagdag ng ibang spices gaya ng luya or chili pepper, depende na lang sa kung anong mas prefer nyong flavor. Matapos kang maghiwa ay nag-start na ako mag-fry ng mga nagawa kong beef roll sa katamtamang init ng mantika. Isa-isa ko na itong nilagay at binaliktad every 3 minutes nang sa gayon ay makuha din natin ang tamang grill ng mga beef roll dahil mamaya ay lulutuin pa din naman natin ito sa gagawin nating sauce. Pagkatapos nito ay nag-start na ako mag-isa ng hiniwa kong bawang, sibuyas at onion leeks. After naman ito ay sinunod ko nang ilagay ang sobrang enoki mushroom at nagpatuloy sa paghahalo hanggang maging evenly cooked ang mga ito. Naglagay na din pala ako ng salt and pepper to taste at bumalik sa paghahalo. At sa puntong ito ay maglalagay na tayo ng gongchujang or Korean pepper paste na kukompleto sa Korean version natin ng enoki beef roll. Ilang beses ko na din nagamit itong pepper paste sa iba kong mga naluto dahil sa totoo lang masarap siya talagang ihalo sa mga sauce na lutuin. Minsan nga ay naglalagay kami nito sa adobo caldereto or minsan ginagawa lang namin siyang pangsawsawan. Nga pala, naglagay na din pala ako dyan ng oyster sauce para sa saktong tamis at kaunting tubig para naman hindi masyadong lumapot yung texture. At para sa huli ingredient, ay naglagay na rin ako ng kaunting liquid seasoning. Sa puntong ito ay babalik na natin sa pan ang mga frinay kong beef roll. Isa-isa ko itong nilagay at dahan-dahang hinalo hanggang equally makover up ng sauce ang bawat piraso ng beef roll. At nung sa tingin ko naayos na ay hinahang ko na to sa pagkakakulo para atin na itong tikman. Promise, sobrang sarap niyan guys. First time ko nga itong ginawa at nagulat ako sa lasa. Sakto ang tamis, alat at anghang. At sobrang lambot ng beef. Hindi na nga ako nag-rice dahil mabigat na din siya sa tiyan. O paano, try nyo na din ito guys at pa-comment nga ko approve sa inyo ang dish na ito. Yun lang, salamat, bye-bye!